So, hi mga bay, magandang araw sa inyong lahat. Kumusta kayo? Welcome to my YouTube channel. So, sa video na to mga bay, isishare ko sa inyo itong diagram na headlight na lalagyan natin ng relay o battery operated na headlight na may relay o paano natin siya lagyan ng relay itong ating headlight. So, ayan mga bay, actually is meron na akong previous na video nito. So, 1 year ago. So, hindi ko lang siya na ipaliwanag ng maayos. So, maraming tanong doon. At saka, dito sa video na to, is sasagutin natin sa diagram na ito. Ipaliwanag natin siya ng mabuti. So, tara mga bay, umpisahan na natin. Bay. Ito yung aking diagram na sinusunod at saka meron na po akong video na ina-upload previously 1 year ago na yung nakalipas patungkol sa diagram na headlight na may relay o paano natin siya lalagyan ng relay yung ating headlight. So ngayon mga bay is sa previous kong video na ina-upload na diagram na kagaya nito is merong nagtatanong na ating subscriber na ano ba yung advantage sa ating headlight kapag meron siyang relay. So yung advantage mga bay is hindi siya kumukurap yung ating headlight kapag nag-signal light tayo at hindi siya sasabay sa kurap ng ating signal light kasi pag may relay is direkta natin siyang ilalagay sa positive ng ating battery o direkta na natin siyang i-install sa ating battery. So, ayan mga bay. So, paano nga ba nagpa-function itong ating relay? So, ipapaliwanag ko sa inyo mga bay. So, yung kailangan lang natin mga bay kapag ka naglagay tayo ng relay sa ating headlight is kailangan natin ng 12 volts na relay. Pwede kayong gumamit ng 4 pin na relay at saka 5 pins na relay. So yung ginamit natin itong example is ito yung 5 pins na relay at saka fuse socket na may 15 amps na fuse at saka 12 volts na battery. At saka ito yung proseso. Ipapaliwanag ko to sa inyo mamaya. At saka 2-way na switch at saka ignition key. Ito lang yung kailangan natin para mag-battery operated sa ating headlight. So ngayon mga bay, itong ating relay, kung hindi mo pa alam paano mag-function, is ipapaliwanag ko rin sa inyo kung paano mag-function itong ating relay. So dito sa ating relay mga bay, is meron yang 4 na pin o 5 pins. Itong example natin dito is 5 pin to. So, sa relay, pag bumili kayo, is meron yung 30. Ito yung ating main supply ng ating relay. At saka 85 is yan yung ating negative ng ating relay. 86 is ito yung positive trigger ng ating relay. At yung 87 is ito yung normally open. At saka yung 87A sa gitna is ito naman yung normally closed. So, hindi na natin yan gagamitin yung 87A sa gitna. O pwede kayong gumamit ng 4 pin na relay, wala yang 87A sa gitna. So ngayon mga bay, paano natin siya i-install? Paano natin siya? So syempre kailangan natin ng wire. Saka take note, huwag kayong gumamit ng wire na maninipis yung copper o yung mga speaker wire para hindi magka-problema yung ating wiring sa ating motor. Kasi iinit yung ating bumbilya, tsaka may mga wire na hindi kaya yung init ng bumbilya at tsaka napupulbo o napuputol pag hindi siya pure copper. So ayan, tandaan nyo lang yan mga bay. So paano natin i-install yung ating relay sa ating headlight? Unang-una is alamin mo muna kung yung motor mo is naka-stator drive ba yung ating headlight. Ibig sabihin nun is yung ating headlight is naka-depende sa RPM ng ating motor. Yan yung mga stock na bumbilya.
So ibig sabihin noon is kapareho siya ng Wave 125 XRM is mga ano pa yan, naka stator drive. Hindi pa yan battery operated. Kapag kanyang type yung ano motor mo, ibig sabihin yan is naka stator drive pa siya. So unahin natin itong number 87 ng ating relay. Saan ba natin ito idudugtong? Ito mga bayo. Dudugtungan nyo ng wire. Tapos, idudugtong natin to sa main supply ng ating high and low beam ng ating headlight. So, ito yung maraming natatanong doon sa aking previous video. Kapag kayong motor mo is naka-stator drive pa, alamin mo yung wire na galing stator, tapos hanapin mo yung socket. Kaya yan, example lang to ha. Yung socket is, yan mo silang dawa, ipag-disconnect nyo, tapos itong number 87 natin is idudugtong natin siya doon sa main supply ng ating headlight. Is matatagpuan natin yan sa handle switch. So ayan, pag alam mo na yung dapat alamin mo muna yung main supply ng ating headlight. So halimbawa, ito yung ating headlight, may tatlong wire yan. Negative, high and low beam na wire. So yung isang wire niya na galing sa socket ng handle switch natin is yan yung main supply ng ating high and low beam. So doon natin si idudugtong itong number 87 ng ating relay. Idudugtong natin yan dyan. Ayan o. Paghiwalayin nyo, idugtong nyo. Ganun. Sinsya na kayo ha. Isa masyadong magandang pagka-drawing. So paghiwalayin nyo, itong galing sa stator na main wire is hindi na natin yan gagamitin at itabi nyo. So yun lang. So ito yung kailangan mong alamin para maidugtong natin ito. Number 87 ng ating relay o yung main supply ng ating high and low beam para dyan natin sa palalakasin natin yung ating headlight. So pag Honda yung motor mo is yellow wire lahat na yung main supply ng ating high and low beam. At saka kailangan alam mo na kung saan yung ating main supply para madali lang yung pagdugtong ng ating relay sa mga mag-DIY. So, ngayon mga bay, is itong ating number 86 ng ating relay. Idudugtong natin to sa switch natin na ating gagamitin. Ito, yung on-off switch na two-way switch yung example ko dito. Idudugtong natin yan sa isang paa ng switch natin, isang wire. So, kahit saan dyan is walang problema. Tapos yung isang wire na natitira sa ating two-way switch is idudugtong natin yan sa ignition key o accessory wire ng ating motor. So inilagay ko dito yung accessory wire ng lahat ng brand ng motor. So pag motor mo ay Honda, yung black wire is yan yung accessory wire. Yan yung idudugtong. Pero pag motor mo is Suzuki, orange wire na yung accessory wire niya. Tsaka pag Yamaha yung motor mo, light brown wire yung accessory wire. Tsaka pag Kawasaki is light brown wire din. Magkapareho sila ng Yamaha. So ganun lang, 86, idugtong mo dito sa isang paan ng ating switch. Kapag yung ginamit mo is two-way switch. At saka yung isang paan ng ating two-way switch is idudugtong mo sa accessory wire. So ganun lang. Tapos itong natin, number 30, idudugtong natin to dito sa ating fuse na dalawang paa din yung wire. Kahit saan dyan, magkabaliktaran, walang problema. Basta yung isang wire is maidugtong natin. Oh, kaya ito. Oh, yan. Dugtong nyo, tapos 15 amps na fuse yung gagamitin natin para kung magka-problema yung natin, is fuse lang yung puputok. Huwag kayong gumamit ng lagpas pa sa 15 amps na fuse. Tapos, yung isang paa na natira sa ating socket fuse na ginamit is idudugtong natin direkta dito sa positive ng ating battery. So, ganyan lang siya pag
ano, kanya lang yung pag ano, install ng relay sa ating headlight. Tapos itong number 85 is ito yung negative ng ating relay. E lalagyan natin siya ng wire at saka idudugtong natin siya direkta dito sa negative ng ating battery. So gano lang siya mga bay. So yung pinakaano nito is challenge is kailangan alam mo yung wire na main supply ng ating high and low beam ng ating headlight para maidugtong natin itong normally open na number 87. Iyan o, idudugtong natin yan. Pag alam mo na yan, ang yung gagawin mo lang is paghiwalayin mo lang yung ano wire na papunta sa ano headlight saka idudugtong mo yung 87 sa main supply ng ating high and low beam sa ano to mismo sa handle switch natin to matatagpuan. So ayan nga bay. So normally yung ano natin is naka stator drive pa, so kailangan alamin mo muna kung sino yung main supply ng ating high and low beam para maidugtong natin yung number 87. Ito lang naman yung medyo challenge para sa mga nag-DIY kasi maraming nagtatanong doon kung saan nila idudugtong yung number 87 kasi tatlong wire daw yung nakikita nila sa kanilang headlight. So meron yang isang wire na main supply sa ating headlight yung nasa handle switch natin. So kung ano yung motor mo, pag Honda yung motor mo is yung main supply niya sa handle switch natin is purong yellow na wire. Doon mo idudugtong itong ating number 87. Pag sa Yamaha naman is yellow na may stripes na pula. So ayan mga bay, so sana is di natin tataasan yung ating video kasi baka mainip kayo. At saka kung ngayon ka palang napadpad sa aking ano YouTube channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe tsaka i-hit na rin yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong video na aking i-upload. So sa aking mga subscriber, shout out sa inyong lahat. Saka kung nakapanood na kayo nito noong una kong video ano in-upload. So ayan, sana na ipalawanag ko ng maayos. Saka kung meron kayong katanungan, comment nyo lang sa ating comment section. So ayan mga bay, ingat kayo palagi. God bless. Tsaka ride safe. Tell me pretty lies. Look me in the face. Tell me that you love me. Even if it's fake.